Hello mga ka-budget meal, welcome back again sa ating channel. So, susubukan natin mangupahan habang pinapagawa natin yung ating 60 square meter modern house with loft. At ito na nga, nakita namin yung apartment nito na 4x4, which is the 16 square meter modern house. Ano pa hinahantay natin? Let's go! So ayun na nga mga ka-budget meal, kung mapapansin nyo po dito ay meron pong dalawang pinto itong apartment na ito at yung may-ari ay nakatira lamang sa baba. Syempre ginawa natin yung unang pinto, so pagpasok natin ito na agad ang bubungad sa atin, yung pinakasala nila. And then nandun na po yung lababo, kusina, at ito po ay yung kwarto. Che-check natin kung kaya bang magkasya ng 5 katao dito sa may bahay na ito. Syempre kami dalawa mag-asawa at yung aming tatlong anak, titingnan natin kung kakasya tayo sa 16 square meter. At ito po yung CR nila. Syempre ang kanilang toilet ay classic. Ayan, as you can see naman, at naka-tile siya. At kung mapapansin nyo rin, lahat ng ating window dito po sa may bahay na ito ay naka-sliding window na siya. So ang upa po dito ay 5,000 pesos at nakakesame na siya. Maayos naman, kaya lang nga ito po ay 16 square meter. Syempre wala tong loft, kaya yung pinakakwarto ay nasa baba. I-check natin yung view dito. Ganyan po yung view na makikita nyo every morning. So kung mapapansin nyo, nandito rin po yung pinapagawa namin bahay na 60 square meter house, modern house. At eto, dito, dyan po banda, ilalagay yung ating aircon, kasi po yung ating aircon ay split type. So yung washing machine natin ay pwede rin naman dito na lang din sa labas. At yung pinaka-lutuan natin, syempre doon na lang po sa loob, sa may lababo. At eto yung pinaka-hallway nila, isipin nyo, no, meron silang ganito. Pinaka-terrace na papaikot siya, papaikot sa buong apartment. So makikita mo yung lahat ng kanto ng bahay na ito. So ito po yung pangalawang pinto. Ganon din naman yung pagkakadesign. Meron pong lagayan ng ref, lababo, ayan, lagayan ng plato, kalan, at yung kanila ring CR dito ay parehas din dun sa unang pinto. So ito po yung pinakasala nila, ayan. At dito naman yung kanilang pinakakwarto, which is napaka-presko kasi nga maraming puno sa paligid ng bahay na ito. Ayan, pwede rin dito maglagay ng washing machine. Ayan, pwede rin dito mag-sampay-sampay. Pero ngayon kasi ang uso na ngayon, meron na tayong dryer, di ba? So, ito yung pinaka-space. Pwede tayo mag-sanggip-sanggip dyan, di ba? Maglatag lang tayo ng table na maliit at upuan. Kaya nga po, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa ating channel, ay mag-subscribe ka na, at huwag nyo rin pong kalimutan na pindutin yung bell button para always kayong updated. Kasi po sa part 2, lalagyan na natin to ng mga gamit. So kanina po nakapag-down na kami, 7,500 po yung aming down. Kasi nga po, kinalahati na lang yung deposito. Dapat po mga 10,000 sana yung aming pong babayaran, kaya lang binawasan po ng may-ari, kaya po naging 7,500 na lang. So bawas tayo ng 2,500. So far okay naman po dito, napaka-presko. Malakas yung hangin dito sa bandang likod, pero po pinili naming unit yung nasa front kasi nga nandun po yung kotse namin. Syempre yung pinaka-parking ng bahay na ito ay nasa harap ng bahay na ito. Nandun po sa bakuran dun. So ito po yung hagdan pababa. Ayan, ayun po yung pinaka-parking dun sa pinaka-baba. Ayun, dun po ipapark yung ating budget meal na kotse. Alto, Suzuki Alto. Isha-share ko din po sa inyo yung pagdating ng panahon. So guys, kita-kita tayo sa part 2 ng vlog na to. At samahan nyo kami kung ano ba yung mga dapat nating ilagay na gamit dito, para at least
mas lalong gumanda ang bahay nito. Paano guys? Kita-kita tayo sa part 2. See ya!